Magandang gabi po sa ating lahat. Once again, kasama niyo na naman po ang inyong gwapong DJ here at Dubai. At talagang napakainit na usapin po sa bansang Pilipinas dahil parating po ang eleksyon halalan sa atin. Sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya naman guys, samahan niyo po ako sa eleksyon 103 hashtag kulay. Bakit kaya ngayon no, halos lahat magkakagalit, magkakapamilya, magkakaibigan, napakainit na usapan sa social media, lahat nagkalat, mga trolls, hindi nila matanggap ang bawat isa. Bakit hindi ka maging happy? Pati kulay, pinaglaban-laban. Kailan pa? Kailan pa yung mga kulay naglaban-laban? Ang pangit lang. Sana hindi ganun, no? Kaya nga nabuo ang kulay para magkaroon tayo ng magandang kulay sa ating buhay. Hindi natin kailangan pag-away-awayan ang mga kulay. Ang kailangan, mahalin nga. Sabi nga, mahalin ang bawat isa ng ating mga kalaban. Maging professional tayo. Hindi natin kailangan manira ng iba, ng kapwa ng iba. Di mo ba naiisip na yung sinisiraan mo baka sarili mo na? Maraming tao ang nagkakagulo. Hindi ba pwede nating intindihin yung mga pangangailangan nila? Hindi natin kailangan magkasira-sira. Sino ba tayo? Tayo mga Pilipino. Dapat tayo ang nagkakaisa. Pero ang nangyayari, tayo pa mga Pinoy, ang kanya-kanya. Ego dito, ego doon. Hindi ba pwede? Suportahan mo yung sayo. Igalang mo. Hindi mo kailangan siraan. Siraan ang siraan. Pati kulay nagkalaban-laban. Kailan pa? Sa Pilipinas lang yata magulo. Napakagulo. Bakit ganon? Hindi ba pwedeng baguhin na natin? Another generation yung dumarating sa atin. Ang kailangan magkaisa. Be united. Ika nga nila. Unity. Diba nawawala na yan? Kasi nagiging makasarili na tayo. May kanya-kanya tayong intensyon para makuha yung posisyon. Sarili. E totoo ba, mahal mo yung Pilipinas, kaya mo ba yung ginagawa? Totoo ba yung sinasabi mo? Or kapag nakaupo ka na, pababayaan mo na yung mga taong tumulong sa'yo? Pati kulay, naglaban-laban nga ng dahil sa pagtakbo na ito eh. Dapat hindi ganun. Dapat matuto tayo na igalang at irespeto ang bawat isa. Pati kulay, pinag-aaway-away natin. Sino ba tayo? Diba kapwa Pilipino din? Kapwa Pilipino din yung nagsisiraan. Eh, take note. May news, may mga balita. Hindi lang sa Pilipinas, around the world. Nakikita nila how dirty games that we have. Pero sana hindi ganun. Dapat nga ipinapakita natin napakaganda ng eleksyon sa bansang Pilipinas. Hindi nagkakagulo. Dapat ang lahat ay nagkakaisa. Ano man ang partido mo. Ano mang kulay meron ka, ano man sino man ang sinusuportahan mo, inirerespeto mo. Eh minsan, ito yung totoo. Ang masakit pa dyan, kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, sila pa yung nawawala sa posisyon. Bakit ganun? Ang mundo ba natin ay nabubuhay na sa kasinungalingan? Sana hindi ganun. Sana irespeto, igala. Hindi mo kailangang siraan ang kapwa mo. At kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang capacity to stand, huwag mo nang ituloy. Pahihirapan mo lang ang mga Pilipino. Magiging isa ka lang pasakit sa bansa natin. Ang kailangan nga natin eh, magtulungan tayo eh. Bakit ba? Pare-parehas naman tayong Pilipino. Pero tayo-tayo pa yung nagsisiraan. Hindi po pwedeng nagkakaisa lang tayo. Hindi maraming trolls, hindi masaya sa ginagawa nila, sa ginagawa nito. Kailan tayo magiging successful? Kailan tayo magiging wake up call? Tama na ang paninira sa kapwa. Sinisira mo sarili mo. Isipin mo marami kang taong natatapakan sa ginagawa mo. Kung hindi mo kaya, huwag mo ituloy. Pag-isipang mabuti. Yung mga kulay natin, di ba may maputi, may maitim. Pati ba yan sa susunod magkakaaway na? Di ba hindi dapat? Mukhang nakakalimutan natin ang pagiging isang Pilipino. Mukhang nawawala tayo sa linya ng Pilipinong makabayan. Wala na po.
sa henerasyon. Grabe yung batuhan sa social media ng mga masasakit na salita na ang kahit ang mga kulay ay naglaban-laban na. Kailan pa kaya ito maibabalik yung ganda ng Pilipinas na wala kang pwedeng tapakan, wala kang pwedeng sisihin, kada may umupo kailangan sisihin. Parang mali yun. Huwag niyong sisihin, dapat bigyan niyo sila ng opportunity para mabago yung Pilipinas. Hindi natin kailangan sisihin kung sino ba yung bagong maluluklok. Hindi natin kailangan sisihin yung nakaupo. Bakit? Bakit naisip mo ba? Baka yung sarili mo may pagkukulang ka din. Nakatulong ka ba sa bayan? O isa ka lang din sa nakasira sa bayan? Kasi sa ginagawa natin, dapat ang ginagawa natin kung paano pauunlarin, paano tutulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Na ang kulay, kung anong kulay ang dala ko, kung anong kulay ang dala mo, mahalin mo ang kapwa mo, suportahan mo, igalang mo, yun ang wala sa atin. Nawala na talaga ang pagiging isang Pilipino ng bawat isa. Kapag dumarating ang eleksyon, kanya-kanya. Kanya-kanyang siraan dito, kanya-kanyang siraan doon. Kanya-kanyang partido, maglalaban-laban, iiwanan, sisirain. Wala na. Hindi ba pwedeng kapag lumaban ka, maging patas ka? Hindi ba pwedeng kapag lumaban ka, tumayo ka sa sarili mong paa? Gumawa ka ng paraan. Patunayan mo yung sarili mo na kaya mo ang ginagawa mo. Kami man, kayo man, mga kapwa natin botante, dapat maging mapanuri tayo. Kagaya ko, I am also one of the voter here. So dapat maging mapanuri ako sa iboboto ko. Pero hindi kailangan na magsira-sira yung mga kulay. Hindi mo kailangan siraan ang bawat isa. Ang kailangan mo igalang, irespeto. Kasi yun yung nawawala sa atin eh. Pagiging makasarili ang umiiral sa atin. Kung may gusto ka, show them, you love them. Kung may gusto yung iba, mahalin mo din, yun yung gusto niya eh. Hindi mo mapiplease ang lahat. Ang kailangan natin, magkaisa. Kung sinong manalo, tanggapin. Kung sino yung natalo, accept na you lose on the game. Na natalo ka. Diba? Winners and lose. Ganun talaga sa buhay. Minsan natatalo ka. Minsan nananalo ka. Hindi every time you are a winners. Marami man ang bagay na pinagdaraanan tayo, pero dapat lagi nating iisipin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Walang kulay ang makakapagsabi na pwedeng manalo ka. Walang kulay or manok na pwedeng ikaw ang tumakbo na mananalo. Hindi. I always believe, kapag yan ay para sa'yo, si Lord ang gagawa ng paraan para mapunta yung posisyon na yan. At kung masama naman ang iyong hangarin sa kapwa, pagiging makasarili mo, take note, hindi ka magiging successful sa buhay mo. Mas makukonsensya ka pa nga eh. Kung may konsensya ka pa, yun lang ang tanong, kung meron pa, eh paano kung wala na? Diba? Sana isipin natin ang bawat isa na tumatakbo ay may paggalang at respeto. Hindi kailangan nating magkawatak-watak, hindi natin kailangan mag-away-away. Pare-parehas po tayong Pilipino. Hindi naman ako magkaparehas ng iba, hindi. Eh kung anong gusto ko, yun ang susuportahan ko. Kung anong gusto mo, suportahan mo. Igalang mo lang. Yung kulay, huwag natin paglaban-labanin. Ang kailangan natin, honestly, magkaisa. Kaya nga tayo nandito sa punto na ito para humanap tayo ng bago na iluluklok. Ibig sabihin, natapos na yung termino. So we are giving a chance from another's na makaupo sa posisyon na yan. At mabigyan ng chance, baka sila yung makapagbago, no? Makatulong sa bansa natin. Hindi yung napakalaki ng utang na meron tayo, pero kung kaya naman natin pagtulong-tulungan, lahat at tayo ay nagkakaisa, baka darating sa panahon ang Pilipinas walang utang. Diba? Kakayanin naman natin yan eh. Tayo naman ay sanay sa hirap. Diba? Lahat naman ang pinagdaanan natin, kaya natin eh. Mga bagyo na dumarating sa atin, kinakaya natin. Ang kailangan lang nga talaga, magkaisa tayo. Hindi na natin kailangan siraan ang bawat isa. Ipinakikita lang natin yung mga masasamang ugali na meron tayo. Huwag tayong maingit sa kapwa natin. Kung sila ay sikat, ipagpasalamat natin. Ay sikat sila, ay wala tayong magagawa doon.
Sa darating po na eleksyon sa bansang Pilipinas, sana po ay talagang maluklok yung tamang tao bilang isang bagong presidente. Hindi po natin kailangan magkawatak-watak, magkasira-sira. Sana po magkaisa na po tayong mga kababayan nating Pilipino. Marami na po ang naghihirap at nangangailangan ng tulong. Yun po ang unahan natin. Tulungan po natin ang mga kababayan natin na naghihirap sa panahon na ito. Huwag na po yung pagiging makasarili natin. Kaya kahit ano pa ang kulay na dala mo, anong kulay meron ka, sana huwag natin pag-away-awayan ang kulay na dala-dala mo. Maging anuman ang kulay mo, irespeto at igalang ang bawat isa. Hindi ko po kailangan magsiraan ang kahit sino dahil ganito siya, ganyan siya. Ang kailangan po natin ay magkaisa po tayo. At sana sa darating na eleksyon ay maging mapayapa po ang ating bansa. Isipin po natin ang darating na generation para po sa susunod na mga kabataan, matamasa po nila ang ganda ng bansa natin. Na hindi na nila kailangan lumayo para sa kanilang pamilya para mabigyan ng magandang buhay. Sa sarili mong bansa na nandun ang lahat, bakit kailangan pa natin umalis? Dapat nandun tayo kasama pamilya natin. Pero hindi yan nangyayari kasi napakadami ng kulay na patuloy na naglaban-laban. Pati kulay pinag-away-away na. Dapat sabi nga nila, maganda ang buhay pag maganda ang kulay at ang lahat ay sama-sama, ang lahat ay nagka-isa-isa, iniisa ang mithiin. Maiangat ang bansang Pilipinas. Mapaganda, mapaunlad ang bayan natin. Hindi yung patuloy natin pabagsakin ang meron sa atin. Kaya sa darating pong eleksyon, maging mapanuri po, iboto po natin ayon sa ating konsensya kung sino po yung napupusuan natin, iboto po natin ang tama. Hindi na po natin kailangan gawin yung patuloy na ginagawa natin na kailangan ibenta ang boto natin. No, dapat hindi po ganun. Ang kailangan po natin sa panahon na to ay tayo po ay magkaisa, mapanuri sa darating na eleksyon, huwag pag-away-away ng mga kulay na meron po tayo kasi yan po ang nagbibigay ng buhay sa ating sambayan ng Pilipino. Ano man ang kulay mo, puti ka man, maitim ka man, brown ka man, kayumanggi ka man, iisa pa rin po ang dugo natin na nananalaytay sa atin. Tayo po ay dugong Pilipino. Kaya huwag naman po nating paglaban-labanan ang mga kulay sa panahong ito. Ang dapat po na meron sa ating mga kababayan, tayo po ay magkaisa. Tulungan ang bawat isa na umangat, maabot ang kanilang mga pangarap at di po natin kailangan magkasira-sira sa darating na eleksyon. Maraming salamat po at sana po may natutunan na naman kayo na aral. Once again, this is DJ Dennis here at Dubai. God bless us all.